masyadong sinasadya pati ng mga dayo. Ano kaya ang sikreto? Tara na tikman ang pinipilahang merienda sa Caloocan. Ngayong papalapit na naman ang tag-init, kanya-kanya tayong diskarte to beat the summer heat. Kaya naman ang halo-halo, ice candy at iba pang summer merienda, ipatok ulit sa masa. Pero teka, dito raw sa Caloocan City, kahit tirik ang araw at saksakan ng init, Champorado ang hit? Ano kaya ang sikreto ng Champorado na ito na talaga namang blockbuster ang pila? Budulisville! Karamihan sa ating mga Pinoy, comfort food ang Champorado. Lagyan pa ito ng gatas sa ibabaw saka ipare sa tuyon. Ako talaga namang perfect trio. Pero kung Champorado lang naman ang pag-uusapan, ang nangunguna na riyan, ang reigning Champorado queen ngayon na si Angelique. Ang Champorado kasi ni Angelique, hindi lang basta pinag-uusapan, kundi dinarayo at pinipilahan. Katuwang ni Angelique sa Champorado business na ito, ang kanyang asawang si John. Magtitinda kami ng merienda pero hindi talaga kami pinapansin. Nagulat po kami, bigla kami nag-boom. Kala namin yung pila mga ilang araw lang. Yung pero hanggang ngayon, po, tuloy-tuloy. Habang tumatagal, lalong dumarami po. Pero kung akala nyo, mga kapitbahay lang ang kanilang mga parokyano, nagkakamali kayo dahil dinudumog din sila ng mga dayo. Masarap kasi sa Facebook ko lang din nakita. Tatry lang. First time ko na pumila, itatry ko kung talagang legit na masarap. Alas dos pa lang ng tanghali, blockbuster na ang pila sa kanilang maliit na pwesto sa Caloocan. Ang kanila raw bestseller, chocolate at ube champorado. At ang good news, mabibili lang ito sa halagang 25 pesos. Masarap na, abot kaya pa. Halos lahat po ng mga buhibili sa amin daw yung pinakamasarap ng champorado. Eh, sinasabi po nila yung champorado hershey po namin parang lasang chocolate cake po. Tapos yung ube naman po para daw ube cake din daw po. Pero hindi raw naging madali para sa mag-asawa ang magnegosyo. Bago pa man kasi pumatok ang kanilang champorado, ilang beses din silang sumubok ng iba't ibang produkto. Before kasi nagtitinda po kami sa Divisoria eh. Parents ko po kasi nagtitinda sa Divisoria. Tumutulong po kami doon dati. Ilang beses mang nalugi, never give up daw ang motto ng mag-asawang Angelique at John. Naranasan po namin maglaho ng merienda doon. Tsaka na ulam din po. Lahat po ng dapat itinda, tinda namin sa labas. At dito nga sa Champorado nila nahuli ang panlasa ng mga customer. Nagsimula lang daw ito nang minsang ipagluto ni Angelique ng Champorado ang asawa. Dahil nagustuhan ni John ang lasa, naisipan nila itong ibenta at i-post online. At nang pumatok online, nagdesisyon silang mag-asawa na magtayo ng pwesto sa tindahan ng kanilang biyanan. Winish po namin. Winish po namin yun. Lalo pag nakita po, lagi yun. Lalo po pag nakita po kami ng mga tindahan na ganun po. Sana. Someday ganyan din pa. Laking pasasalamat ni Angelique na tinangkilik ang kanilang champorado. Pagod man sa araw-araw, hindi raw niya ito iniinda. Ito na kasi ang pangunahing pinagkakakitaan ng kanyang pamilya. Ngayon po, naililibre na po namin mga magulang namin kahit sa post. Sa mga restaurant. Dati, isa lang po yung motor namin. Ngayon, dalawa na po. Nakakabila rin po kami ng mga jewelry po, ganun. Alahas po. O, diba? Negosyo goals talaga. Sinubok man ang panahon noon, huwag lang daw susuko. Dahil darating din ang oras na may good news na kakatok sa inyo. Sa bawat sandok ng champorado, nairarawos ko po yung pamilya ko araw-araw.